Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga nausapin sa mundo ng social media ang nakakagimbal nga na binulgar ni Madam Maharlika tungkol di umano sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Dito nga natin makikita na pinaglalaban pa rin di umano ni Madam Maharlika ang bansang Pilipinas kahit na malayo pa man ito. Ngunit ang buwalta ng kampo ni President Bongbong Marcos o ni First Lady Liza Marcos ay tila tumahimik na lang. Si First Lady Liza Marcos baka magaya di umano kay Percy Lapid dahil matatandaan natin mga kababayan na tila napakatapa ni Percy Lapid at kinokontra at sinisiwalat di umano ang isyu ng bansang Pilipinas. Kaya naman dumating sa punto na tila pinutumba nga ito at eto nga ang pinangangambahan ng lahat na baka isusunod si Madam Maharlika. Ngunit na dindigan ito na ibubulgar pa rin ang katotohanan na nangyayari sa loob ng Malacanang at hindi ito natatakot at tila hinahamon pa ang mga babaeng ahas at mga pulpolitiko. Sa Administrasyon Marcos ngayon mga kababayan ay tila makikita natin na marami naman talagang napapabayaan si President Bongbong Marcos dahil di umano nakatutok daw ito sa ekonomiya ng bansang Pilipinas at gustong mangyari ni President Bongbong Marcos ay mag-invest lahat ng bansa at mga foreign country sa bansang Pilipinas. Ngunit tatandaan natin na tila hindi nga madali ito kaya napapabayaan niya ang isyu ng bansang Pilipinas at tila lumalabas na wala na nga itong pake at lumalabas na mga corrupt at smuggling na ang nakatira sa Malacanang. Well, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Let's say for example, leader, pag sinabing community dyan sa Naia, bakit ginagawa ng mga tao mo to? Definitely, yung mga nasa taas dyan, bulok din. Ibig sabihin, mga kawatan din, kaya dapat natanggal silang lahat yan, palitan ng bago, o tanggal pati presidente. Palitan ng bagong presidente, palitan si Bongbong. Kung pwede lang, hindi naman sa presidente. Connect ito kasi bilang isang leader, o yan, magngangalngal na naman ng mga hitad. Alright. Jesse Ruby, keep going, Marlika. Thank you, Palanga. Ngayon, ito po yung refleksyon kung anong gobyerno meron tayo. Ito yung refleksyon na walang takot ang mga tao sa gobyerno. Ibig sabihin, itong mga maliliit na itong mga sindikato sa loob ng dyan sa Naia, di ba? Tinga pa lamang yan dahil sa lahat halos ng ahensya may kawatan, namamayagpag ang sindikato ngayon. Kasi ang leader natin, namamayagpag din ang sindikato sa loob mismo ng Malacanang. Kasi ito hindi natin pwedeng ibaliwala dahil imagine ninyo mga palangga, balikan natin. Hindi tayo pwedeng mag-move on na mag-move on na patuloy si Martin Araneta at si Liza Marcos ay kumukolekta sa mga smugglers dyan sa Bureau of Customs, sa Department of Agriculture, sa pamamagitan ng kanilang business partners. Diba? Na hanggang ngayon ayaw nila ipatawag sa Kongreso. Diba? I think nag-vlog ako sa inyo. I think that was before yata ako umalis. I think first week ng Feb yun or yeah. But anyway, itong sindikato, itong mga sindikato palangga sa Naia, tinga lamang ito sa ginagawa ng kapatid ni Liza Araneta Marcos dyan sa Bureau of Customs sa pakikipagsabuatan sa mga smugglers katulad ni Michael Ma at marami pang iba. Dahil sinabi ko na to sa inyo na si Martin Araneta at si Lisa ay partner sila sa pagtatalaga mismo ng mga taong may bahid ng pagnanakaw. Katulad na lamang itong pinalitan nila, ay yung inilagay nila sa Bureau of Customs recently, noong February 10, I was busy mga palangga. Noong February 10, naglalayag ako noon, nasa cruise ako noon palangga, kaya hindi ako makareact. Pero ngayon, sisinglin ko kayo lahat. Okay, ng you know, sisinglin ko lahat ng pinagagawa ninyo. So remember, February 10, in-appoint
ni BBM daw, pero definitely hindi naman siya nag-appoint dahil si Lisa at si Aran, si yung magkapatid na yan ang ungas ang sumisira sa pangalang Marcos. Kaya nakita mo naman, even Amy Marcos umaalma, pero walang power. Dahil si BBM nakikinig dito sa kanyang mga in-laws. So inupo nila itong bagban na si Bienvenido Rubio na may mga kaso ng pag-extort, pangungulekta, okay, ng pera dito sa mga smuggled goods na ito, di ba mga palangga? Yan ang malaking sindikato. Yan, jutang din ng relo na yan, pangdudukot na yan. Nakakahiya talaga yan. Pero ginagawa yan ng mga tao dyan dahil mismo nakikita nila ang Malacanang mismo ay tinotolerate o part sila. You are part, Mr., you know, Mr. First Gentleman, Bongbong Marcos. Part kayo ng pagsasabotahe ng ating ekonomiya at ng ating taong bayan. Why? Kasi ayaw niyong ilabas si Michael Ma. Nung nakaraan, yung yinglong, yung mainit-init na nickel ore na pinayagan mismo ng amiga ni Lisa na maglabas ng treasure ng nickel ore. Diba kahit na illegal ang ginagawa, pinayagan ninyo. Nasa na ngayon? May hearing ba? Wala. Tahimik kayo. Yung sa smuggling, nag-trending yun. Oh, even Senator Amy, alam niya, ano sabi ni Amy dyan? Naimbestigahan yan, dapat ituloy dahil na-shock daw siya. Even siya, as a presidential sister, na-shock siya bakit hindi itinuloy itong mga hearing na ito na supposedly, sabi niya, kay kamag-anak yan, kay siho ng mga kaibigan yan, dapat ituloy ang hearing. Bakit itinuloy? Dahil ang smuggling ay isa sa pagsabotahe ng ekonomiya natin, hindi lang ng farmers, kundi nating lahat. Diba? So anong impact nitong mga relo-relo na yan? Definitely mababawasan tayo ng mga turista dahil nakakalungkot talaga, nakakahiya. Ngayon, itong mga politikong mga hitad na ito, nasabi nyo, nakakahiya. Ganito yung nagkakaroon ng hindi dapat ganito nangyayari sa ating bayan. Dapat makulong o mapagbayad mga ito. Imbestigahan, chuchuchucho. Imbestigahan nyo muna yung mga sarili ninyo. Ipatawag nyo ang mga smugglers dahil dyan nag-uugat lahat. Di ba? Martin A. at Lisa. Bakit yung tinanggal itong si Yugi? Yugi Cruz. Yugi Felimon Cruz. Bakit yung tinanggal itong Bureau of Customs Chief na ito? Bakit yung tinanggal na walang paliwanag? Kasi trip nyo lang. O, itong si Yugi, dapat nagsasalta ka din, Mr. Yugi Cruz. Nagsasalta ka rin sana, sasabihin mo sa taong bayan na sa kabila ng pagdi-deliver mo ng weekly payola kay Martina Araneta at kay Lisa, tinanggal ka pa rin. Baka kulang ang delivery mo ng payola. Magsalita kayo para sa bayan. Anong tinatakot-takot dito sa mga ahas na ito? Kung may pagmamahal kayo sa bayan. Diba? Halos lahat ng inuupo ni Lisa ay mga miyembro ng sindikato. Mga talagang sindikato. Kaya itong usapang relo na ito mga pala, dukutan dyan sa Naia, nakakagalit talaga yan. Pero mismo ang gobyerno, ang Mrs. President, ang utak ng lahat ng paglulusot. Huwag kayong magsinungaling. Utak ka lahat sa pag-appoint ng mga tiwali. O itong kaibigan mo, ito. Sino pa itong mga yun na yung kaibigan mo, sinasabi ko sa Yinglong, di ba? Itong in-appoint ninyo dyan sa special envoy na bata nyo rin ito. Okay, sino itong taong ito? Si Maynard Ngo. O, di ba, Lisa? Bataan mo rin ito? O, dyan, special envoy of the President of China for Trade, Investments, and Tourism. Di ba, mga bata nyo lahat, mga sindikato. Kaya ang gobyerno ginagalawan ngayon ng Pilipinas ay isang malaking sindikato at hindi babangon muli dahil mismo ang inuupo at walang pakialam si First Gentleman kahit lapastanganin ng kanyang asawa at ng kanyang in-law ang bayan natin dahil wala siyang paka, nilalapastangan niya ang presidential sister eh. I hope, you know, si Senator Amy, kunting-kunti na lang baka bumigay na yan eh. Pagsabi na yun ng frustration. Kaya siya ganyan, syempre protectionan niya din ang kanyang kapatid. Ang kanilang pangalang Marcos dahil nga sila ang ibinoto ng 31 million daw ng Pilipino. Oh, 31 million plus Smartmatic, no? Lisa, ano?
Oh, di ba? Ikaw naman, Bongbong, hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Sayang naman ang mga loyalistang nagmamahal sa'yo at nagpapa-under ka na lang sa isang ahas. Yan ba ay pagmamalaki mo sa tatay mo? Kay Marcos Senior? Oh, Lakay Fred, sinabi ni Percy Lapid na isang malaking sindikato, win daw si Lisa. Oh, napanood ko nga yung video, you know, for I think couple of days ago, napanood ko. Isa pa yan, kaya pwede mo rin maugat kung sino nagpakitil ng buhay kay Percy Lapid. Baka BFF ni Lisa, you'll never know. Diba? E pinagtatanggal niya lahat yung mga tao dyan na hindi niya feel eh. Siyang may power. Sabi ko nga, betrayal of public trust yan eh. At sana makita ng taong bayan dyan. Sana makita nyo. Dahan-dahan. Alam ko makikita nyo. Ngayon, alam nyo, ang dami nagme-message sa akin recently. Marlika, pasensya ka na. Kasi dati, nagagalit ako sa'yo. Sinasabi mo, si BBM, ganito, ganyan-ganyan. Pero nakikita ko na tama nga sinasabi ko. And I'm grateful for you guys. Kaya ako, hindi ako nangaaway ng mga hitad dyan eh. Kasi mabubuksan ang isipan ninyo. Nakakahiya ito, trending. Okay, ito mga mainstream media, di ba? Kayo, trending ang pagnanakaw ng relo. Trending, actually delayed na kayo nag-report pa tungkol dito sa Thai National na ninikawan ng 20,000 yen. Pero tikom ang bibig ninyo sa pakikialam, sa smuggling, pakikialam ni Mrs. President. Eh well, kasi si Chelo ay nagbibigay naman kasi ng 50,000 pesos dyan sa isang, ano, teka lang, asa na ba yun? Si Cheloy, nagbibigay ng 50,000 pesos na allowance sa isang reporter dyan na laging kasakasama ni the rest of the Malacanang sa travel-travel nila, no? Para pabanguhin si Bongbong at si Lisa. O, diba? Sino ang sindikato ngayon? Yung mga sindikato sa Naia o sindikato sa Malacanang? Diba? Nakakagalit po, sa totoo lang. Saan pa pabiyahe si Bonghit ngayon? May biyahe na naman ba siya? Okay, may biyahe ka ba? Ngayon mga palangga. Alright. Ito. Cheloy. May nag-message po kasi sa akin na miyembro din, okay? Miyembro din ng MPC. Nagsusumbong. MPC. Malacanang Press Corps. Okay, na si itong si Chona ng Inquirer, president ng Malacanang Press Corps nga, ay may monthly pala kay Cheloy. Oy, Cheloy, 50,000 daw. Oh, lagi kang sama sa biyahe kasi dapat pala yung itong MPC ay nag-reshuffle sila, ay nagbubunutan pala yan pag kung sino ang magko-cover sa presidente. Pero ang nangyayari, dahil ito si Chona ng Inquirer, Chona Yu, na Inquirer, ay nakadikit kay Cheloy at nagbibigay ng binibigyan pa ng 50,000 na payola. O, di ba? So, sindikato talaga ang ating, wherever you go, presidential communication, sindikato. Imagine mo, 50 mil, bibigyan mo ang Philippine Star, oh no, ang Inquirer. Sindikato yan, payola yan. Imagine mo, si Martin Araneta, binibigyan ng payola dyan sa Bureau of Customs every week. Ngayon, sino nagbibigay sa iyo, Martin? Itong si Bienvenido Rubio? Palangga, malinaw pa sa sikat ng araw na sindikato ang Malacanang dahil dyan pa lang kay Michael maayaw na nilang ilabas. Natapos na yung bakasyon ko, inaantay ko. Sabi ko, well, actually, wala akong hinihintay. Natapos na ng 1 month ang vacation ko, nilabas ba si Michael Ma? Sinong dididiin ninyo? Yung Lea Cruz? Nasaan yung 11? Nasaan ka na, ano, Congressman Swan Singh? Nasaan na ang mga kesyo magigiting na kongresista na ipaglaban ninyo? Nasaan na si Martin Romualdez? Na part ka din dito. Diba? Ayaw nyo ilabas si Michael Ma. Nasaan na si Clarita Carlos? Na alam mo, Clarita, sa inyong Intel report. Diba? Hindi mo na, kahit i-deny mo yan, sabi ko sa'yo. Alam mo, madam, matanda ka na. Isiwalat mo na yung totoo para sa bayan. Isa lang ang buhay mo. Pero pag nagsabi ka ng totoo, mamahalin ka ng Pilipino. Nasaan na yan? Nakalagay sa intel mo. Nakasabwat si Martin Araneta and the rest of the gang, Malacanang gang, dito sa smuggling na ito.
Lahat sangkot sa kaletsihan. Aasa pa kayong babangon? Aasa pa kayong mag-function, magtatrabaho ng mabuti ang mga taga-Naia? Hindi yan magtatrabaho ng tama. Mangdurukot yan sila, patuloy na magnanakaw. Kasi ang reasoning nila, eh, yung ating ang gobyerno sa Malacan, yung mandurukot lahat. Hindi lang mandurukot. Pinoproteksyon na ng smugglers. Sige nga. Ano ang, saan po tutungo ang bayan? Dito sa sugar ng order number 6 na ito. Oh, inaprobahan na naman yung 440,000 metric tons. Ano ang sabi ng farmers dyan, ng mga sugarcane growers? Ano ang sinasabi nila dyan? Na huwag mo na mag-import kasi enough pa. Okay? Enough pa naman ang kanilang supply dahil dapat ay ano yun, ibigyan ng what you call it, ng pansin ito mga farmers, di ba? Ang mga growers nitong sugarcane na to. Pero bakit patuloy na namamayagpag ang mga sugar order ni BBM? Like sugar order number 4, di ba? Oh, recently, ang sabi, wag daw muna mag-ano, wag munang aprobahan dyan. Oh, pero inaprobahan din ni BBM yon. Name first gentleman. Alam mo, ang sindikato ay wala sa Naia. Ang sindikato ay nasa loob ng Malacanang. Ang sindikato ay parte mismo ang presidente, ang first gentleman at ang kanyang pamilya. Minus IMI. So, wala na IMI, wala ang power yan sa Malacanang. Di ba, Manang? Oh. Si Bongbong, eh, wala eh. Kakakasinghot ko kasi ng pulburon yan. Magkakaklase kayo eh. Ng mga araneta, pati ano, kakasing sarap kasi ng pulburon, ano? Pati sap nyo. Yan ba trabaho nyo? Kaya tuloy, ikaw, bongit, na-overpower ka ni Lisa. Yan ba may pagmamalaki mo sa pamilya mo? Sira, ikaw talaga sisira ng pangalang Marcos. Oh. Kawawa ang Pilipinas. Kawawa ang bayan sa mga kasinungalingan mo. Sa mga pangako mo. Ibabangon muli ang pangarap ko ay pangarap mo. Yung pala, mga pangarap ng smugglers ang ibabangon mo. Yan ba ang pangarap mo at pangarap ko? Wala kang pronouncement. O, dito sa nakawan sa Naia, wala kang pronouncement. Relo, 20,000 yan. Well, what do you expect? Ba't ka magkakaroon ng pronouncement dyan? Wala kang pronouncement dito sa Yinglong. Wala kang pronouncement dito sa smuggling na involved ang iyong first family, ang iyong asawa at ang iyong in-law. My God, Bongbong, mahiya ka naman kay Apo Lakay. Senior. Mm. Eh, si Lisa talaga. Siya talaga. Hi, Ma'am Erliza. Siya talaga ang nagmamaniobra ng lahat. Mm. Medyo na may pinaus na si Pebbles Talakera. Si Mother Dear. Oh, yung tungkol kay Taning. Oh, di ba? Nakasama yan. Mga extorsionista yung mga yan. At saka mapapansin mo, bakit itong si Ahas, Lisa, bakit ang mga pinapabura niya pina-appoint niya dyan, eh puro may bahid. Tignan mo lang yan si Mel Robles. Oh, sangkot din yan sa kapagkakawat. Maya-maya may nananalo si Lotto. Yan si Taning. Mag-aaral daw sa London. Hindi ko naman nasusubaybay yan. Nakita ko lang kay Mother Pebbles. Next na isulat ni Mother Pebbles dyan na ang pag-aaral sa London ay hindi basta-basta yung iyong cost of living, pupunta ka ng London. Cost para lamang makalamon o makabiyahe papuntang kung saan man niya gusto. At makaka-afford ng London kung hindi siya binibigyan ng pera ng Ahas na nakabuntot siya lagi kay Lisa. Dahil nakita ko naman yan na nandiyan ako sa Pilipinas. At yun ay... Yan ba ang may pagmamalaki ng gato? Maya-maya may mananalo sa loto? Yan ba ang iiwan ng magling? Kung hindi totoo ang sinasabi ko, kung hindi totoo ang sinasabi natin dito mga palangga, hindi rin magsasalita mismo ang presidential sister na nag-a-agree na dapat ilabas, imbestigahan ang mga sangkot sa smuggling. Eh alam niya naman yan. Ako kay Bongbong. Wala na pag-asa yan mga palangga.
Wala ng pag-asa dahil ang inaatupag ni Lisa at ng kanyang mga sindikato sa loob ng Malacañang ay pagtatanggalin ang mga tao not only sa Presidential Communication Office kundi sa iba pang mga ahensya. Lahat ng mga tao ang hindi niya trip. Ganun. Wala ng palipaliwanag. Walang due process. Ika nga. Tanggalin kita kasi hindi kita bet. Papalitan kita ng bagman na katulad din. Oh. Last precious. Hello palangga. Bagong palipaliwanag. Mas nakakaya hanggang ngayon tulog pa rin ang kapalpak. Na ang media ay talagang sobrang halo, tahimik. Tahimik sa sindikato. Tahimik dito sa mga appointees na mga may bahid ng pagkakawat ng pera ng bayan. So saan kayo pupulutin? Dadaanin lang kayo sa drama-drama. Paluha-luha kunyari sa harap ng kamera. Naawa kunyari sa mga bata. Chuchu-chuchu. Pero totoo, ang kolekta nila ng pera dyan sa Bureau of Customs dahil ang tawag sa first family ng mga tiwali dyan sa Bureau of Customs ay royal family, aka Maharlika. I told you about that, palangga. Pero patuloy ang collection every week. Every week. Every week, mga palangga. Yung dalawang butlog ang mata na yan, si magkapatid. Magkatandem. Magkatandem sa pag... walang hiya sa Pilipinas. Pag walang hiya sa Pilipino, nabudol tayo mga palangga. Akala ko kasi para sa Pilipino, ay Maharlika, ganun-ganun pa ang lola mo. Eh ako naman, gullible pala. Akala ko naman, eh matinik na ako. Matinik na ako mag-detect ng taong para sa Pilipino. Eh malupit ang ahas, nalingkis ako eh. O at least, as early as less than a year, nalaman natin na itong mga ahas pala na sinuportahan natin, ay sila talagang salot sa bayan. Sama-sama silang mga taga, mga Dilawan, dahil pare-pareho sila. Nagkakasundo na sila eh. Pare-pareho ang mga ginagawa nila eh. Pareho ang mga halang ang bituka. Wala silang pakialam sa inyo, palangga. Wala silang pakialam sa mahirap. Dahil kung may pakialam si Ahas, si Martin, sa mga tao, noon pa lang, okay, hindi ko nga masyado na natutukan to eh. Noon pa lang, during the campaign pa lang sa HQ, bumabaha ang pagkain dyan. Pero wala kayong pakialam sa mga supporters nyo. I was there. Sinabi ko yan. Mga matatanda doon sa baba na mga nagugutom, you know, hindi naman walang hingi. Pero you know, as a Filipino genome, napakabang may pagkain tayo, may sobra tayo, ang hilig natin magbigay. Kahit hindi natin kaano-ano, the fact na supporters na yan, bibigyan mo, nakita mo, sobra-sobra may palit yun kung sino-sino mga nagdo-donate ng pagkain during the campaign dyan sa headquarters sa Boni, sa EDSA, di ba? Pero Dedma, may nag-report sa akin na taga Cavite, isa siya sa leader, another revelation. Una, ayaw ko maniwala. Maharlika, ba-H you? Sabi ko, hindi naman po ganyan. Andyan sa ngayon, si taga LA siya eh. I forgot. But anyway, BBM yan, BBM supporter. Sabi niya, Maharlika, grabe naman pala yan. Napakadamot ha. Si pinagtanggol ko pa. I was there in the Philippines, sinawagan niya ako. Oh, itong ginagawa niya, pagdudugtong-dugtong na nang walang pagmamahal sa Pilipino. Kung wala kang pagmamahal sa supporters mong matatanda, chain reaction yan. Sumo, hindi pala talaga para sa Pilipino yung kaloob-looban. Kasi ang isang taong mabait, kahit sa anong panahon, mga palangga, lumindol man, bumagyo man, kung ano man ang mangyari, kung ito yung, yun ang puso mo. Unless na lang, magkasakit ka, amnesia ka, hindi mo na matandaan, baka sakaling magbago ang iyong pananaw. But I believe yung amnesia is a different story. But ganun pa man, ang ibig ko sabihin, kung mabuti ang iyong kaloob-looban, mga palangga, kahit pabalik-balik na rin mga mundo, mabuti ka. Kasi kung mabuti ang kaloob-looban ni Mrs. President, hindi niya gagawin ang makipag-business partner kay Michael Mana. Ayaw nilang palabasin dyan sa Kongreso dito sa mga illegal activities, particularly ang smuggling. At kung mabuti din itong si Bongbong, na akala ko mabuti, siguro, well, I don't believe na na-brainwash siya. Maari ng kanyang mga in-laws. Hindi niya papayagan itong gawain ng kanyang mga in-laws. Nasisira sa ating bayan. Di ba? Nakakahiya kayo. Nakakasukay. Sinusuka ko kayo. Believe me. Kung gaano, sabi ko dati, ang unconditional support ko sa inyo ngayon, isinusuka ko kayo kasi babaho pa kayo sa isang kumunoy na punong-puno ng
bulok na ahas. Do you think magbabago pa yung feelings ko? No! Kasi never naman magbabago ang feelings ninyo para sa Pilipino eh. Puro kaletsyan ang ginawa niyo, pangako-pangako. Yung pala, puro vested interest. Di ba? Oh. Smuggled sugar from ship of Ferdinand Magellan. Generous unloaded in Port of Manila, sabi ni Romeo. Oh, maga. Dali Ming, salot talaga ang gobyerno. Bakit hindi ba salot yan? Ang daming lumabas na siya. Imagine, may hearing din dyan sa Kongreso. Yung downloading, ang paglipat ng budget, di ba? Dito sa, dito sa DICT. Remember that was 4 billion budget from investigation ng kanilang hearing. EA, di ba? Nakwento ko na yan sa inyo. Nagkaputol-putol na hindi na itinutuloy. Yan ang isang sindikato. Billions of pesos compare sa relo, compare sa 2,000 yen na ninakaw, dun sa mga billion-billion na involved na ginagancho ang Pilipino. Ikaw na, Pilipino, maawa ka, bongbong. Huwag mo pahawakan yung bayag mo kay Lisa. Maiha ka. Tayo mo bandila ng mga Marcos. Diba? Hindi ba totoo? Puro script ka lang. Commander Aguila, hello palangga. Yan ang sinasabi ni Bongit, sabay-sabay tayong babangon. Babangon pala ang pag-tour gamit, yung addict, lasenga, smugglers pa, madami siyang pera. Okay. Sabi ni Alex Baliwag, wala kang pakialam sa utang ni Maharlika. Bali. Million, 6 million ang binigasos ko sa Bali. 6 million rupiah. Grabe, milyonis ang pera nila doon, di ba? Yes, palangga. Ano ang mga nagsasabi dyan? You know what? Itong mga nagko-comment na sarado ang utak patungkol sa smuggling, patungkol sa nangyayari sa Kongreso, nakakaawa yung mga yan. Di ba? Wala yan silang ibabato sa isang tao like me, kundi mga personal issue. Well, I traveled the world. I traveled Asia. Yes, palangga. At hindi ko inistorbo ang pera ng bayan. At hindi ako nag-extort sa inyo. May narinig ba kayo? Pahingi naman kayo dyan ng pamasahe. Wala. Pero si Bongbong at ang mga hindot na mga press at ang mga amiga ng ahas, kasi nang ginastos pera yan. Pera ba nila yan? Pera nyo yan. So open your mind. Ginagago tayo ng gobyernong sinuportahan natin. Binibigyan ng allowance ang taga-inquirer ni Cheloy ng 50,000 a month na payola para pabanguhin ang gobyernong ito. Sabi ko nga, para bumango ang gobyernong ito, gumawa kayo ng tama. Ilabas nyo ang mga smugglers sa Kongreso. Ilabas mo, Lisa, ang business partner mong si Michael Ma. Pero guilty kayo o takot kayo. Bakit ayaw niyong ilabas? Kasi alam niyo, sangkot kayo dito at magbabayad kayong lahat sa taong bayan, jutang jininan niyo. Pagbabayaran niyo lahat to. Hindi ngayon, maaaring bukas o makalawa. Dead ba si BBM? Grabe sila. Laging dead ba si BBM at yung asawa niyang ahas sa mga nangyayari sa bayan, sabi ni Edita, madlang bayan. Correct! Oh, imagine nyo, yung mga nangyayari, kunik-kunik lahat. Yung kay Persilapid, kumusta na, hindi ko masyado na ano yun. Ano nangyayari kay Sir, kay General Bantag? Connection. Kunik-kunik. Dahil nagsalta pala ito si Persilapid na si Lisa is din ang sindikato. Maaari doon nag-trigger. Hindi ko napanood yun. Doon nag-trigger. Bakit kinita lang buhay niya? Eh dahil ang ugali ng ahas at dilawan pareho. I think the Marcoses na pinaniwalaan natin ay hindi kasing bangis sa kawalang hiyaan ng mga Araneta at nitong mga dilawang kakampi nila.
Yan ang nakikita natin. Anong ginagawa ni Lisa? Lisa, nasa na yung pangako ni Bongbong? Na ikaw ay magre-represent sa mga prisoners na mga walang abogado. Nasa na? Puro lang kay laway. Nasa na yung pagtuturo mo sa university na sinasabi ng, ng kamag-anak mong si Ledesma during the inaugural na nag-meet kami na magtuturo ka sa kolehiyo dyan sa Visayas. Nasa na? Eh, ang pinagkakabalan mo, pangingi alam. Pagpapatakbo sa gobyerno, hindi naman ikaw ang binoto. Ito naman si Bongbong, walang itlog. Laging nakaginagano ni Lisa siguro yung itlog mo. Kaya hindi ka makagalaw. Kakahiya! Hindi ka ba nahiya kay Manang Amy? Oh. Tiyan mo si Senator Amy, kahit na during the campaign, gumawa ng paraan para maipanalo ka. Pero sa kabila nun, galit pa yung si Lisa sa ginagawa ni Amy. Totoo naman yun. Galit ka, Lisa, sa ginagawa ni Amy na mga pagpapromote kay BBM kasi gusto mo ikaw ang bida. That's so negative. Remember that, Pebbles? You were there. Kayong dalawa ni Joe, sinabihan kayo, bakit kayo pumunta ng pumunta dun sa Lenlen ano ni Darrell? Bongit doesn't like that. That's so negative. Parang crazy lang, oh. Negative. Yung ginawa ni Amy, pero smuggling ni Michael Ma at ng kapatid mo, positive ba yan? Anong kadyutahan? Well, mga kababayan, dito nga nagtatapos ang ating talakayan ngayon araw. Tila makikita nga natin ang katapangan ni Madam Maharlika at pinapanalangin na sana hindi ito susunod sa epa ni Percy Lapid. At sana magising na si President Bongbong Marcos dahil tatandaan natin ang kanyang pangako na tila bababa ang mga bilihin ay tila hindi nga ito nangyari at mas lalo pang tumaas. Tila iisipin natin mga kababayan, ang mayayaman ay walang pakian kahit pa tumaas ang mga bilihin. Ngunit ang mga kapwa farmers, ang mga naghihirap na kayod isang tuka ay tila mas lalong hihirap. Kaya naman ang kahilingan ng taong bayan ay sana naman masolusyonan ni President Bongbong Marcos dahil pinanghahawakan pa rin ng taong bayan, lalo na ang maghihirap, na ang kanyang pangako na bababa ang bilihin. Well, mga kababayan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.